Okay, bye. Welcome back sa aking YouTube channel. Magluluto po tayo ngayon ng chicken tinola. At ito po yung mga ingredients niya. Meron po tayong manok dito. Mixed part po yan. Naka-marinate na po siya ng asin at saka pamintang durog. Meron din po tayong luya, bawang, sibuyas at onion leeks po. Sa gulay po, mayroon po tayong repolyo at saka kalabasa. Yan lang po yung available na mga gulay ko dito sa kusina ngayon. At gagamit din po tayo ng chicken stock at saka mantika po. Okay po, sisimulan na po natin ang ating chicken tinola. Okay po, since na mainit na po yung kaldero natin, lalagay na po natin ang ating mantika. Yan po, konti lang po ha. Unahin po natin ang ating bawang. Yan po. Suti lang po. Pag medyo brown na po siya, okay na po yan. Yan po. Brown na po yan. Lalagay na po natin ang ating luya. Napaka-importante ng luya sa tinulang manok. Sasabay na po natin ang ating sibuyas na kulay pula. So, suti lang po natin. Hanggang sa mag-caramelize na po yung sibuyas. At ilalagay na po natin ang manok. Since okay na nga po yung mga luya at bawang natin, sibuyas, lalagay na po natin yung manok natin. Nalakamarinig. Po. Haluin lang po ng haluin. At isa po sa technique dito, huwag nyo po kaagad lagyan ng tubig siya. Hayaan nyo po na bumaba yung katas ng manok, saka po lagyan ng tubig. Para hindi po siya malansa. Ayan po ang technique sa pagluto ng tinola. Takpan lang po natin siya. Okay po, since brown na po yung manok natin, lalagyan na po natin siya ng tubig. Mainit po na tubig yung gamit ko dito. Ito po, nasa kettle, para mabilis po siyang umulo. Ayan po, nilagyan ko na po siya ng tubig. Papawin lang po natin. Kasi masarap po ito, tinulang manok. Buhusin na po natin. Ayan po, tatakpan na po natin para kumulo po agad. Ayan po, kumulo na po. Ilalagay na po natin yung chicken stock natin. Isang cubes lang po yan. Nakakatulong po yan para buong buo yung lasa ng manok. At ilalagay na din po natin ang ating kalabasa para mabilis po siyang lumambot. Tatakpan po ulit natin yan. Since luto na nga po yung manok natin at malambot na rin po yung kalabasa natin at natimplahan ko na po yan, hindi ko na po napakita. Ang ginamit pong panglasa dyan, panimpla, asin, tsaka yung chicken stock po. At gumamit din po ako niyan ng patis tsaka pamintang powder po. Ayan po yung mga itim-itim. Since malambot na yung manok natin at kalabasa, ilalagay na po natin yung gulay natin. Ito po. Ayan po, umaapaw. Kasi maliit po na kaldero yung nagamit kong lutuan ko.
maapaw po yung gulay. Since nga po nakumulo na po yan simula nung paglagay natin ng gulay, at nalagay ko na rin po yung onion leeks, kaya po may onion leeks kasi wala pong dahon ng sili dito sa kusina, at yan lang po ang mga available na gulay dito sa amin ngayon. Since kumulo na nga po siya at ayaw po natin ma-overcook yung gulay natin, ayos na po yan, luto na po siya. Papatay na po natin yung apoy natin. Ayan po, para hindi lang po siya ma-overcook. Okay po, tatakpan po natin at kakain na po kami mamaya-maya. Salamat po sa panonood. Please subscribe. And sa susunod po ulit na mga video. Salamat. Bye.